Mga pop, sana lang ba aabot ang budget na 1,000 piso ng isang pamilya? Alamin natin kung ano-anong mabibili niyan sa palengke. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Patrick Lucky. Sa mahal ng bilihin ngayon, hiling tuloy ng marami na umulan sana ng pera. Sa hawak kasi nating budget, ano na lang ba ang kayang mabili nito? 12,030 pesos. Yan daw ang kailangan kada buwan ng isang pamilyang may 5 miyembro para mabuhay, ayon sa Philippine Statistics Authority. Ibig sabihin, 80 pesos ang budget kada araw sa bawat isang miyembro. Pero dahil tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng produkto, humihina rin ang purchasing power ng mga mamimili. Ibig sabihin, mas kaunti ang mabibili mo sa hawak mong pera ngayon. Ngayon, pupunta tayo sa Balintawak Market at titignan natin kung ano-ano ang mabibili natin sa 1,000 pesos. Umikot muna ako sa mga tindahan sa taas ng Balintawak Market para makabili ng magagaan na produkto. Una kong binili ang 2 delata na tuna, natig 27 pesos ang isa, 4 na gatas na 11 pesos isa, 4 na kape na 10 piso kada isa, palaman na mayonnaise, at pinakamurang family size na Pinoy Tasty na nasa 70 pesos. Pati 3 shampoong panligo na 6.25 pesos ang isa. Dito pa lang, naka 261 pesos at 75 centavos na ako. Sunod nating puntahan ay ang mga pangsahog na gulay. Naka 111 pesos na tayo rito. May pechay bagyo na, repolyo, sibuyas at ilang condiments. Lipat naman tayo sa karne. Itong kasim na ito, 135 pesos lang ang kalahating kilo. Sa spare ribs naman, nakuha ko ng 125 pesos ang kalahati. Marami-rami ng putaheng maluluto namin dyan. Nakuha ko ng 85 pesos ang kalahating kilong manok, may tawad pa yan. Sa itlog naman, bumili na rin ako ng 20 piraso, 6 pesos ang isa nito. Dito sa mga karne at ulam, inabot na ako ng 465 pesos. Bumili rin ako ng 2 kilong well-milled rice na nasa 90 pesos. 34 pesos naman itong saging na senyorita. Para kay Bantay, kalahating kilo ng dog food na 28 pesos. Sa mga ekstrang ito, naka 62 pesos ako. Ito ang overall na nabili ko sa Balintawak Market. Pinaggasa ko dito ang 1,000 pesos. 989.75 pesos ang nagastos ko para sa lahat ng ito. Sakto ito kung tutusin, sa 4 hanggang 5 tao. Kung matipid, kaya itong tumagal ng 2 kalahating araw. Pero para sa 1 linggo, hindi. Una nang nirekomenda ng DTI at DOH na magkamote at mais dahil sa mahal ng bigas. Pero sa ngayon, mas mahal ang per kilo ng ilang klase nito kesa sa well-milled at regular milled rice, maliban sa kamoteng kahoy na nasa 40 pesos per kilo pa rin. Mobile Journal Patrick Lucky po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.